guys! Here's Homemaker Judy again. Ako ay maglilinis sa bahay at hugasan ko muna yung mga plato kasi si Tita ay nagkasakit. Hindi niya kayang tumayo ng matagal. Kaya ako muna ngayon ang maglilinis. Pagbigyan ko muna siya kasi kawawa naman kung siya na lang parating maglilinis sa kitchen. Kaya gagawin ko na ngayon. Ayun na kayo guys! Paglagay ko dyan, kailangan linisan ko muna tapos saka ko na i-on ang dishwasher. Kasi hindi ko naman lagyan ng sabon eh. Kaya hugasan ko na ng mabuti dito. Saka na dyan. Thank you.
lagyan ko ng chlorine at saka no yung tablet chlorine or bleach whatever this is saka sabon tapos pugasan ko dito ko na i-ano talagang malinis na malinis. Yung trabaho ko, lahat trabahoin ko kasi si Ted nagkasakit. Naman. Grabe, sobrang payat niya. Hindi talaga ito tumaba. Sana mabuhay ito. Uy!
will survive. Sibrit-sibrit ito, guys. Daming mga kalat-kalat, no? Pero kailangan talagang mahirap kasi kung itago kasi alam mo na yung asawa ko disabled. So, kailangan talaga kung ano ang kailangan namin araw-araw ilagay namin dito kasi minsan kasi yung ibang tao hindi nila maintindihan. Sabi nila yung kitchen ko daw sobrang dumi kasi daming mga gamit pero okay lang guys. Kasi hindi nila naintindihan eh. Hindi ko naman ilagay lahat kung hindi talaga kailangan. Paano kasi kung asawa ko kasi mahihirapan siya maglakad para magkuha lang sa kailangan. Kaya ilagay ko na lahat dito. Minsan kasi yung tao ba hindi nila maintindihan. Basta na lang bunganga na lang ng bunganga, hindi nila alam na nakakasakit sila ng ibang tao. Pero okay lang yon, okay pa rin sa akin. Dahil, ganun talaga ang tao, hindi magkakaliha ang tao eh. May mga mabait, may hindi. May makaintindi at may hindi makaintindi. Kaya intindihin mo na lang yung mga tao hindi nakaintindi sa'yo. Ang lahat guys ay my purpose kung ano ang nilagay nyo dito sa harap ng kitchen nyo, sa kitchen nyo, lahat yun ay my purpose. Hindi lang basta nalang ilagay mo dyan, i-decorate mo, hindi. Kasi hindi mo kasi alam kung ano ang takbo ng buhay ng pamilya. Kaya ito ako, kaya kami maraming mga gamit dito kasi yung asawa ko, alam mo na, disabled, hindi naman talaga totally, pero gusto ko yung madali lang makuha niya, hindi na kailangan na lalakad pa siya ng malayo, kasi minsan nakatrachy siya, kaya hindi talaga kailangan itago. Kung ano ang kailangan niya araw-araw, kailangan nandito na yan, makikita niya.
lang mga puto. May kailangan dyan mga lahat. Tapos every Sunday nag-change kami ng ano dito mga ganito mga pampunas. Kahit hindi mo masyado magamit, palitan mo para malinis. Malinis na! Kailangan linisan din dito kasi magka-dust din eh. Kahit minsan mo ginagamit, may mga dust din eh, kaya kailangan linisan din. Minsan ko na lang man ito linisan eh. Minsan twice a week. No, in 2 weeks, once. Yun, minsan. Minsan nga eh, once a month na lang. Tinatago ito eh. Bakit kaya? Yan na yun. Thank you.
Yan guys. Ito yung trabaho ko dito guys. Pag walang pasok, naglilinis sa bahay. Minsan din naalis. Pero mas gusto ko na sa bahay lang. Kasi maraming magawa sa bahay. Ayan. Ayan na guys. Malinis na, di ba? Ayan. Tingnan nyo, malinis na. Sobrang linis na yan. Ang ano na lang, ang compost na lang, hindi ko pa naitapon. Tapos yung ano ko dito, yung mga plato ko dito na ano ko na, na wash ko na. Wash ko na yan. I-dry na lang yan. Kasi sobrang init eh. Tapos ayan. Tingnan nyo. Malinis na yan. Yan ang gawain ko dito. Kaysa paalis-alis ka, papunta-punta ka sa mga ano, mga chat-chat-chat-chat. Yan, wala kang magawa. Ito, masaya na ako dito sa bahay lang. Yan. Diba malinis? Ayan. Yan, malinis na yan. Ayan. Yan. Tapos ang refrigerator ko, wag niyo lang tingnan. Konti lang ang ano. Pero, dami kasing mga gamit eh. Hindi ko maayos-ayos, pero ay... Yan mo na lang yan. Saka na yan, linisan. Matamad ako maglinis sa refrigerator eh. Pero, ayan. Basta, malinis na yan para sa akin. Mag-vacuum na naman ako. Ayan, andito na naman tayo sa mga shoes. Nawawa si Tito na tulog. Natulog si Tito, kawawa. Sira na pala to. Ito pa naman ang favorite ko. Pero nasira na. Kailangan na lagyan ng ayos at palitan. Diba hindi ko na gusto. Ayan, dyan na yan. Nandito tayo. Ayan. Para makita niyo yung tindahan ko.
Sana may time ako para malagay ko ito sa mga karton. Padala ko sa Pilipinas. Ang hirap talaga. Ayan. Nako, hindi ko na. Okay,
Ayan. Finally, natapos na. Ayan guys, tingnan nyo. Yan ang mga shoes ni Judy. Finally, tapos ko na. Ayan guys, mag-vacuum na naman ako kasi alam mo na, yung isa nagkasakit kaya ako na ang magka-vacuum. Ayga lang ako siya. Tingnan natin dito kasi si Ted, nakahiga lang siya eh. Kawawa naman si Ted.
So, habang ako ay naglalaba, tingnan niyo ang mga labada ko. Habang ako ay naglalaba, ito yun, tapos na yun. Tapos na yun, yung nasa taas. Si Ted ang naglaba, yan. Yung mga damit niya. Pero yung sa akin, yan pa, marami pa. Habang ako ay naglalaba, ako din ay nagbabacuum at naglinis sabay, di ba? Ganun lang yun. Okay guys, malapit nang matapos si Ate Judy. Malapit nang natagal pa, bukas pa ito matapos. Pero ang gagawin ko ngayon, ano lang, hanggang vacuum lang at saka yung punas-punas. Bukas na yung iba, hindi ko kaya yung isang araw lang magtrabaho dito. Hindi kaya. Marami kasi trabaho ang kabila kasi dito kasi hindi masyadong makita kontra sa ano kasi
Okay, dito lang muna. Mamaya, bukas na naman ako sa ano. Mag, ano na naman tayo, mag-dusting-dusting. Uy, nako! Bukas na naman to. Ay, gikapoy na give kong maayo.
na naman. Bye guys! Mag-bye-bye na tayo kasi hindi ko talaga kaya maglinis na eh. Gusto ko na mag-rest. Okay guys, sana kung nag-enjoy kayo, i-like nyo. Please like, share, and comment. And don't forget to click the notification also so you can follow my vlog, okay? Thank you guys! Bye-bye! Good afternoon! Happy Sunday! At God bless inyong lahat! Be safe! And love your family! Yun talaga ang pinaka-importante. Thank you guys! Bye-bye!